Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Coach Luigi Trillo, may sinabi sa Barangay Ginebra matapos silang isweep sa series. Hindi na nga ba masusundan yung rivalry ni Allen Durham at Justin Brownlee? Sa ngayon nga mga chong, ay malayo na ang narating nitong si Justin Brownlee, hindi lang para sa Barangay Ginebra, kundi pati na rin sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero hindi nga makukompleto yung storya nitong si Justin Brownlee nang wala ang pangalan nitong kanyang kapwa super import na si Allen Durham. Napakaraming ang memories na nagawa ni Justin Brownlee sa PBA noong katapat niya ang nasabing Meralco import. At ngayong Governor's Cup nga mga chong, ay muli silang nagharap sa playoffs sa ika-apat na pagkakataon. Pero gaya ng naging resulta 5 years ago, ay nananatiling dominante ang Barangay Ginebra at si Brownlee. Sa apat na beses nilang pagkaharap ay hindi man lang nga nakaisa si Allen Durham. Tatlo dyan ay sa finals at yung pang-apat ay yung kakatapos lang na quarterfinals. At ayon nga, mismo dito kay Justin Brownlee ay hindi niya nga raw masasabi na naaawa siya kay Allen Durham dahil magkalaban nga daw sila at parehas nga daw nilang gustong makuha ang panalo. Pero yung effort nga raw na ibinigay ni Allen Durham ay hindi isang losing effort. Ganyan rin yung naging pahayag nitong si Allen Durham sa kanyang latest interview kung saan pinuri nga rin ito si Justin Brownlee. Every series nga raw na kanilang paghaharap ay meron nga daw silang opportunity na manalo. Meron nga raw mga what if sa isip itong si Allen Durham, pero tanggap niya nga raw yung naging resulta ng laro. Isa nga raw great player si Justin Brownlee. At kung isa ka raw na mahusay na player, ay gugustuhin mo raw nakalabanin ang best of the best para masubukan ang iyong kakayanan. At ang makalaban niya nga raw si Justin Brownlee ay palaging isang good competition at competitive battle. Kahit saan at kahit anong lugar ay paniguradong dudumugin ang matchup ni Brownlee at Allen Durham. Pero ang tanong, makikita pa ba natin na muling mag-aharap itong si Allen Durham at Justin Brownlee knowing na hindi na sila bumabata? Para kay Justin Brownlee ay gusto niya pang araw makalaban si Allen Durham sa PBA dahil nag-e-enjoy raw si Brownlee sa napakagandang competition na ibinibigay ni Allen Durham. Inamin pa nga ni JB na hindi raw naging madali yung matchup nila kontra Meralco Bolts kahit papalagi silang nananalo. Hindi rin nakikita ni Justin Brownlee na tumatanda na silang parehas dahil nandoon pa nga rin daw yung kanilang laro. Pero sa part nitong Meralco import na si Allen Durham ay hindi nga ito nagko-commit sa kanyang koponan dahil noong tanungin nga ito ay hindi niya nga daw alam sa ngayon kung makakabalik pa siya sa PBA. Meron nga daw siyang dalawang anak at lumalaki na kung saan kailangan na ang kanyang presensya. Kakausapin niya nga raw muna ang kanyang pamilya bago magdesisyon kung magbabalik pa ito sa PBA. Para sa akin mga chong, ay kahit parehong may edad na itong si Justin Brownlee at Allen Durham, ay tila walang epekto nga yan sa kanilang performance. Nandun pa nga rin yung kanilang magandang inilalaro at kayang-kaya pa rin nilang buhayin yung kanilang koponan, at nakita nga natin yan sa kanilang quarterfinal series kung saan si Justin Brownlee at Allen Durham yung palaging nag-showtime sa dulo, pero palaging ang si Justin Brownlee ang nakakakuha ng panalo. Pero sana nga lang talaga ay makabalik pa itong si Allen Durham dahil sa lahat ng imports na nakatapat ni Justin Brownlee ay si Durham talaga yung pinaka nagpapahirap sa kanya. Yung rivalry rin ng dalawang yan yung pinaka inaabangan ng mga PBA fans. Kaya mas maganda para sa PBA kung magpapatuloy yung rivalry ni Allen Durham at Justin Brownlee. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Luigi Trillo, may sinabi sa Barangay Ginebra matapos silang isweep sa series. Ito nga ang Meralco Bolts mga chong ay ang masasabi nating team to beat ngayong conference.
pero tinapos nga sila agad ng Barangay Ginebra at hindi man lang binigyan ng panalo. At ayon nga sa naging latest interview nitong si Coach Luigi Trillo, ay napakalaki na raw talaga ng pinagbago ng Barangay Ginebra kumpara sa nakalipas na All-Filipino Conference. Napakarami nga raw mga bago gaya nila RJ Abarrientos at Stephen Holt. Bukod sa bagong lineup, ay bago rin daw yung naging approach ng koponan ni Coach Kim Cohn kung saan small ball raw yung ginagamit ng Ginebra at si Brownlee ang nagsisentro na pinaka nagpahirap raw kay Coach Luigi Trillo kung sino ang imamatchup niya kay Justin Brownlee. May mga times nga raw na abot kamay na daw sana nila ang panalo. Pero nang dahil kay Justin Brownlee ay nabaliktad nga raw ang laro. Kita naman raw ng lahat yung heroics performance ito noong Game 2 at Game 3. Dagdag pa ng nasabing Meralco head coach na hindi pa raw talaga na ilalabas ng Barangay Ginebra yung kanilang full potential. Kaya naman, malaki raw yung chance na malayo ang mararating ng Barangay Ginebra ngayong conference. At binalaan pa nga nito ang makakalabang koponan ng Ginebra na maghanda sa mabilis at mainit na outside shooting ng Barangay Ginebra. At sa ngayon, focus nga raw nila ang East Asia Super League at umaasa ang nasabing Meralco head coach na makakabawi sila sa Barangay Ginebra next conference. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Coach Luigi Trillo sa Barangay Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo sa possible na tapos na ang matchup ni Brownlee at Allen Durham? I-comment mo lang dyan sa ibaba.